So yan o. Ang nanay, magandang araw po sa atin. Nanay, kumusta po tayo? Ikaw, mabuti, masaya, nananalo. PBBM. Presidente natin. Aha. Dahil yan ang makakapagbigay ng pagbabago ng buhay natin. Aha. Pilipinas. Aha. Kaya ako, nagsupport ako kahit na ako senior, 29 years old, kahit saan, punta kami ng batasan para magsupport ako kahit ang presidente. Ayan. Kasi para mabigyan ang mga senior ng pagkabuhayan na para hindi naman maghirap lahat ng Pilipinas, lahat na para ang mga senior matulungan. At saka PWD, kasi ang Mr. Po PWD na. Ah, PWD na Mr. Nino. Ano siya, Muslim siya, Maranao. Pero talaga, nung araw kami, pag-suporta kami talaga sa Papa ni Bumbong hanggang ngayon. Ayun. Opo, kaso nanay, pwede po kami kwentuhan ng mga pangyayari nung araw ng kanyang tatay? Yung pangyayari noon, kahit nagparisyan, pero hindi naghirap ang Pilipinas sa 20 years. Oo. Lahat ang mga tao masaya, lahat hindi nagutom. Basta yung 20 years na yan, wala akong nasabi na hindi mabuti. Kasi kami talaga naging maglabang kami doon sa Ligarda. Oo, kasi sa Ligarda ako nakatira, sa Sampaloc. Malapit kami sa Malacañang. Noong lagi may rally, naandun kami, bata pa ako noon, mga panahon. Oo, kahit na saan magtatuhan, doon kami, at saka mister ko. Kaya dapat ngayon, bago ng presidente natin, hindi na tayo maghihirap para alam nila kung anong dapat gawin. Ayun. At saka may experience na talaga. Dahil ang tatay niya, siyempre presidente, anak siya presidente, alam na niya ang dapat niya gawin. Ganon. Kasi yung mga experience talaga. So kaya lang mo, pang naging problema natin ngayon, marami pa rin ang kumukontra. Ano makasabi mo sa kanila? Yung mga kumukontra yan, wala rin yan eh. Kasi pagpaganda lang, lahat-lahat paninira. Dapat ang tao, pag tumakbo ka, huwag ka manira sa ikasit kapwa mo na tumatakbo. Ganon. Dapat, magsarili siya ng dapat sasabihin niya, hindi yung maninira. Wala naman sila ebidensya. Ano ngayon naman gagawa nila? Kaya yun, ganun ang nangyari sa kanila. Siyempre, ang mga tao, sinasabi nila, bakit maninira? Dapat ang problema na lang niya ang dapat niya harapin. Hindi yung ibang kung tumatakbo, sisiraan kung ano-ano man sinasabi. Ganun ang nangyayari yung election ngayon. Pero ang election ngayon, yan ang biruan talaga ng pinakamalinis. Na, kasi siyempre, pagpunta namin doon, senior kami, walang kaguluhan. Lahat. Lahat ang mga tao, bumbong tayo. Oo naman, siyempre. Lalo na mga waray, mga saya na. Kasi sila naman, sakay ano tayo, wala yan. Lampaso natin yan. Ganun lang yun. Kasi ako, mag-uutsinta ng edad ko, kaya mayroon akong experience sa mga ganun bagay. Hindi lang yung mga bata ngayon, sige ang dal-dal, sige ang salita, wala naman sa lugar. Paninira lang ang ginagawa nila. Pero ngayon, nasaan sila? Pumupunta rin sa atin ngayon. Maligtad na sila lahat. Yung paninira nila, yung pala, doon pa rin sa atin pupunta. Ganun. Kaya sabi ko ng ganyan, dapat kung ano man ang election, wala naman marumi, hindi naman sasabihin nila may dayaan. Wala naman dayaan eh. Sila lang ang nagsasabi ng mga tao. Kasi hindi nila alam kung ano nangyayari sa atin. Ganun lang yun ang kanila. Puro lang lahat sila paninira. O ngayon na naninira, nasaan ngayon? Di wala. Kasi siyempre mga tao, magsisiraan. Ilan sila tumatakbo, ilan sila presidente. O ngayon, bakit ngayon natanggap na rin nila yung kamalian nila, paninira nila. Sa atin, ang presidente natin, walang paninira eh. Wala talaga. Puro tutulungan mga senior, kabuhayan natin, magsasaka, lahat-lahat tutulungan niya. Kasi siya may experience na, at saka marunong, matagi.
So ma'am, sa palagay po natin, ano, matutupad kaya ni BBM yung pinangako niya sa ngayong ano, presidente na siya? Siguro naman, ano niya yun, natutupad niya yun. Kasi yung mga pinangako niya, kailangan tuparin niya. Para wala masabi yung mga tao na kalaban niya. Siyempre, unti-unti yan. Hindi naman kaagad-kaagad yan eh. Yes, step by step yan. Hindi naman kaagad na yung angha, panginan yan, kaagad na kaagad, aangang na. Siyempre, pag-aaralan lahat yung mga kabinete niya, lahat ang tao niya ilalagay sa Kristo, kailangan yung marunong, matalino. Ganon. Hindi kurap. Ganon lang yun sa akin. Kasi, maano eh, ngayon parang kahit na anong pag-ano nila, paninira nila, wala rin eh. Kaya, sabi ko, BBM pa rin talaga tayo lahat. Ano yung masasabi sa mga kabataan ngayon na nagsisigaw na magnanakaw ng mga Marcos? Wala akong masasabi. Mabayaan mo na lang sila, yung mga kabataan ngayon. Hindi naman nila alam eh. Naririnig lang nila sa mga tao yan naman ang usap-usap. Marikis lang yun, naging kini sila sa mga hindi nani Marikis ngayon. Yun, ganun lang yun. Yung mga ano na yan, yung mga nagsasabi na kung ano-ano si magnanakaw, magaganyan. Bakit? May ebidensya ba sila nagnakaw si Marcos? Wala naman sa ebidensya eh. At saka bakit? Mayaman naman si Pan Marcos ah, si Imelda sa amin sa Tacloban. Hindi naman mahirap. At saka yan sila, ano, di ba noon, ano nagawa ng tatay nila? Ang mga ospital, San Juanico, itong NRT, kanino ba yan? Di ba kay Marcos yan? Ano ba yan? Ninakaw ba ni Marcos yan? Opo. Hindi yun. Yan sila ngayon, yung mga kabataan ngayon, wala yung alam. Kaya lang, naano lang sila doon sa mga salita ng mga tao na walang kwenta. Kasi siyempre yung mga nanay nila ganun, magsasalita. Kaya yung kabataan ngayon, na sa isip nila, si Marcos, kahit na ano, magnanakaw yan, pero hindi naman. Kasi hindi nila alam ang punong dulo. Ganun. Kailangan yan, magsasalita yung mga ganyan, dapat bigyan ang leksyon yan. Kasi wala silang ebidensya naman na nagnakaw. So ma'am, sa palagay po pa ninyo, makaka-apekto po ba sa kinabukasan ng mga kabataan itong ginagawa nila ngayon? Ah, hindi. Maapektuhan din lang sila. Ano lang yan? Paninira lang nila yan? Paninira lang yan. Kasi kung hindi nila naririnig sa mga tao, hindi sila magsasalita. Ay, kanina yan. Ngayon, yung mga tao na yan, yung mga sumisira kay sa presidente natin, wala yan makukuha sila. Kahit paano sabihin, kahit mag-rally pa sila, mag-rally, ano magagawa nila? Wala sila magagawa hanggang masasalita, hanggang mapugulong. Ganun lang yun, kasi mga kabataan ngayon, hindi naman nila iniisip yan eh. Hindi katulad yung tayo matanda na alam na natin ang dapat gawin. Ganun. Yan yung mga kabataan yan, wala yan. Puro paninira lang yan, puro mga kasi mga MPE, mga ganyan. Lalo na yung mga, alam na natin lahat doon, ano yung mga tao yan. Kaya tayo, kailangan ipuhos lang natin yung pangtulong kay Presidente. Tulungan lang natin. Ayan. So maraming salamat kay Nanay, ano? Ay, magandang umaga po sa atin. Thank you.